bakit mahalaga igalang ang iyong ama? Tulad ng sinasabi ng iba, what's in it for me? Isa pong good morning, good afternoon, at good evening. Ako po si Mari Kaimo. Isa po ako sa mga host ng The 700 Club Asia. Mababasa po natin sa Exodus chapter 20 verse 12 ang talatang ito. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Ang sinasabi po ng mga Bible scholars ay ito lamang ang commandment or isa sa mga 10 commandments na binigay ng Diyos na may kasamang blessing. Ang blessing ay pag iginalang po natin ang ating ama't ina ay pahahabain po ng Panginoon ang ating mga buhay. So, if you honor God, if you honor your father and your mother, God will bless you by rewarding you with a long life. Kung narinig na po ninyo ang aking patotoo, ang aking testimony, alam na po ninyo na nahirapan po ako habang lumalaki ako dahil wala po akong relasyon sa aking ama. Masyado po siyang busy sa kanyang trabaho at lumaki rin po siya nang wala siyang ama. Namatay yung ama niya nung siya'y bata pa. And so, hindi siya marunong maging ama. So, kahit na hinahanap-hanap ko, hinahanap namin, tatlo mga kapatid, ang pagmamahal, ang pag-aruga ng aming ama, eh, hindi niya maibigay. So, lumaki po kaming insecure, irresponsible, ako, irresponsible, immature, maraming hindi tama ang nangyari, ang pinili ko sa aking buhay dahil wala yung pag-aalaga, wala yung pag-nurture at pag-direct at pag-guide ng aking ama sa aking buhay. So, ang nangyari dahil hindi ko makuha ang kanyang atensyon, lahat na ang ginawa ko, lahat ng mali ang ginawa ko, para lang makuha ang kanyang atensyon, ngunit hindi pa rin niya binibigay sa akin. So, over time, mas lalo akong nagalit sa kanya, nagkakaroon ako ng bitterness and ng unforgiveness sa kanya, and hindi talagang galit na talaga ako sa kanya. But when Christ came into my life, things began to change. Ang una-una na alala ko nung tumanggap ako kay Kristo is naintindihan ko na mula nung araw na yon, meron ng nagmamahal sa akin na Heavenly Father, ang Diyos Ama ko na nasa langit. Kahit na wala akong relasyon sa aking earthly father, meron pa rin akong relationship 24/7 sa aking Heavenly Father. Siya'y magmamahal sa akin, siya'y palagi makikinig sa akin, siya'y palagi nandun para sa akin, always with me, and always supportive ang Heavenly Father. Although at the same time, hindi rin siya nagsaspoil ng kanyang mga anak. I learned very quickly that my Heavenly Father was also a God who disciplines His children. Dinidisiplina niya ang kanyang mga anak upang hindi sila malihis sa daan na pinipili niya para sa kanila, sa daan na tama. And so, unti-unting na-convict yung puso ko. I began to understand na habang lumalago ang aking pananampalataya, naintindihan ko yung salita ng Diyos, mas lalong naintindihan ko yung salita ng Diyos, is God began to deal with my hatred for my father. And kahit na nung una, hirap na hirap ako dahil galit nga ako sa kanya, bakit hindi siya marunong magmahal, bakit hindi siya marunong mag-aruga sa akin as a father, the Lord began to show me how to begin to understand yung mga kakulangan ng father ko. First of all, I was already a father myself at the time. And so, napakadaling tignan ang aking sarili sa salamin at sabihin, ikaw, anong klase kang tatay? Kung ikaw, hindi mo magawa yung tama sa anak mo, eh bakit masyado kang mabilis maminta sa iyong ama? Lalo na siya, lumaki ng walang ama. And so, God began to broaden my understanding and my compassion for my father. Unti-unti naintindihan ko na at naging mas madaling patawarin siya for all of his failures, yung perceived failures ko sa kanya as a father. Until the time came na namamahal ko na talaga siya. Ako mismo na-shock dahil ang tinuturo din ng salita ng Diyos sa atin is unless we forgive others, God is not going to forgive us for our sins. And so when I finally decided it was time to let go of my bitterness and resentment sa aking ama,
God released His forgiveness for me and for my sins, for the sins that I had committed against my father. And doon nag-umpisa ang pagbabago sa puso ko. Yun ang unang-unang ginawa ng Panginoon sa akin. Binago niya ang aking puso. Hindi niya binago yung puso ng tatay ko. Ang binago niya una ang puso ko. Ako kasi may problema. Ako yung may problema sa tatay ko. Hindi naman niya naiintindihan kung bakit ako galit sa kanya. Hindi naman mababago ang pananaw ko sa kanya. So, nasa sa akin ang problema. Nasa sa akin din ang solusyon. And so, God began to open my eyes to that, and slowly, He began to change my relationship with my father. Until, unfortunately, one day, nung nasa ICU na siya, malapit na siya mamatay, magkasama kami ng aking ina, at alam namin, oras na lang ang meron natitira sa father ko. And I think he also understood na maikli na lang ang kanyang panahon. So, nagbibiroan kami. Meron siyang tube dito sa kanyang throat. So, hindi siya nakakasalita. And humingi siya ng papel at ball pen sa nurse na dumating. Sinulat niya, 8 a.m. OJ. So, hindi namin maintindihan. Ako, hindi ko maintindihan. Yung nurse, hindi maintindihan. In-interpret ng nanay ko, sabi niya, 8 a.m. OJ, ibig sabihin niyan is, pagdating ng 8 in the morning, please dalhan siya ng orange juice. Gusto niya uminom ng orange juice. So, nung na-interpret na ng nanay ko, nagbibiro ko sa tatay ko, sabi, oh, ang dami-dami, sa dami ng masusulat mo, kunyari, pwede kang sumulat ng I love you, son. Sumulat ang sinulat mo, 8 a.m. OJ. Natawa siya, natawa kami. Nasabi ko yan dahil sa haba ng buhay ko, in all those years na I was his son, my father never told me, I love you, son. Ngunit, after na tumawa siya, ang nangyari is pumasok yung, ano, dumating yung aking kapatid. Na katulad ko, ay may problema din sa relasyon sa aming ama. Ngunit mas matindi, mas mabigat ang problema nilang dalawa. And ang brother ko later na nagkwento, after my father died the next day. Ang kwento ng brother ko is, nung pumasok siya sa kwarto, kinuha ng father ko ang paper and pen at sinulat niya sa kapatid ko, I love you, son. At pinakita niya sa kapatid ko. When I heard that story, I knew, of course, I knew that God had not only changed my heart, but God had also given me a blessing for honoring Him. Tulad na sinabi natin, nabasa natin kanina, may kaakibat na blessing ang pagsunod sa pag-honor sa inyong ama. And this is the blessing. God had changed my heart so much mula nung panahon na tinuruan niya ako mag-forgive sa tatay ko and tinuruan niya ako mag-umpisa magmahal at magsilbi sa tatay ko to his last days I was there to serve him. And even though nakipagbiroan ako sa kanya, na hindi niya sinulat sa akin yung I love you, son, what was more important for me was to hear that my brother heard the words that he needed to hear from our father. Napaka-importante na marinig ng kapatid ko yung, or at least mabasa na nanggaling sa tatay namin, dahil siya ang sira ang relasyon sa tatay namin at that time. Siya ang may problema sa tatay namin. Ako, hindi na. Wala na akong problema sa kanya because I had forgiven him. God had had matured me to the point na hindi na ganyan kahalaga sa akin na marinig or malaman. Kasi in my heart, alam ko mahal niya ako eh. Hindi lang niya masabi. Hindi siya marunong. Hindi niya alam kung paano sabihin sa akin. Ngunit ginamit ng Panginoon yung pagbibiro kong yon para i-bless yung kapatid ko. That is, for me, the greatest blessing. Because God turned that changed heart that He gave me into a blessing for my brother.
a blessing that he sorely needed to hear. Kung sa oras na ito, kayo po ay may mga problema, may mga hinanakit, may mga bitterness or unforgiveness towards your parents. And I understand po, may mga parents na talagang napakahirap pong maintindihan, napakahirap i-forgive. Yung mga ginawa ang ibang magulang dyan na talagang you wonder what on earth they were thinking, kung paano nila nagawa yun sa kanilang mga anak. Maybe you're one of those children na hirap na hirap mag-forgive sa inyong magulang, sa inyong ama. Kapatid, here's what I can tell you. God can only bless you if you will trust Him to help you to heal. Hindi ko mabitiwan ang unforgiveness and bitterness sa puso ko against my father until I turned to God and said, God, kailangan ko iwanan na ito. Put it down and give it to you and say, change me, God. Change my heart. If you don't forgive those who have hurt you, you're going to be stuck wherever you are right now. You don't want that, kapatid. Ang gusto mo sa oras na ito is your freedom. Your freedom which can come only from trusting Christ, trusting your Heavenly Father, na tunay at lubos na nagmamahal sa'yo. Would you do that right this moment? Pray with me. O Diyos Ama, hirap na hirap po akong patawarin ng aking ama o ang aking ina. Ngunit, naintindihan ko po na kayo po ang aking Diyos Ama sa langit at kayo po ay nagmamahal sa akin. I'm going to trust you today, Father, to take care of my heart, to help me to heal, to help me to grow, to help me to mature, and to help me to understand, Panginoon, kung gaano kalawak ang pagmamahal mo para sa akin at para doon sa mga nakasakit sa akin. Yes, Lord, even those who have hurt me, you love them too. And you want them to know you as their Lord and Savior as well. Sa mga oras na ito, Panginoon, sinusuko ko ang lahat ng aking nararamdaman. Sinusuko ko po sa inyo ang aking puso. Lord, pagalingin po ninyo ako. Lord, heal me. Move in my heart now, I pray. In Jesus' name. Amen. Thank you po for praying with me. And please write and let our counselors know that you have prayed and that if you want counseling, they're always there for you. If you want prayer, they're always there for you. God bless you.